Good morning. We are on exile. We are mourning and weeping in this valley of tears, gaya ng sinasabi sa Hail, Holy Queen. Valley of tears. And so, in the context that our lives are full of sorrow, pambihira lang talaga yung mga sandali na sasabihin mong maligayang maligaya ka, you examine your life. There are very few instances in your life when you really felt joy. Matapos sandali lang. So, in the context of our lives, in this valley of tears, andyan yung promise ng Panginoon, your joy will be complete. Joy. Iba yung enjoy, saya lang yan eh. Yung joy, yan yung ligaya. Yan yung mas malalim na feeling na parang okay na lahat. Hindi lang yung ginhawa. Yung mas mataas yung joy eh. Pero pambihira nga lang siya. Kaya lahat ng tao naghahanap ng joy that is complete. There's a story of Dr. Faustus. In the version of Johann Wolfgang Goethe, si Christopher Marlowe may sinulat na in the 15th century. In the 17th century, sumulat si Johann Wolfgang Goethe. Dr. Faust made a pact with the devil, si Mephistopheles. Sabi niya sa demonyo, bigyan mo lang ako ng isang sandali. Isang sandali lang. Na masasabi ko, bleibe doch, du bist so schön. Sabi ni Goethe, stay, you are so beautiful. Huwag ka munang umalis, napakaganda mo. Isang sandali lang, sabi ni Faust kay Mephistopheles. In the end, maraming versions yan eh, pero we always make pacts with the devil. Kahit hindi natin kinakausap, sinasabi natin sa ating sarili, bigyan mo lang ako ng kapangyarihan. Maraming tao ang luluhod sa akin, joy. Bigyan mo lang ako ng maraming material possessions. Ako ang pinakamayaman sa buong mundo. Pilipinas, joy. Pakasal mo lang sa akin itong napakagandang lalaki na mayaman. Joy. Pero sandali lang. Batas ng buhay. Saan nakaugat itong joy na minsan, paminsan-minsan nararanasan natin? Pinag-aaralan ng mga scientist yung brain. Nilalagyan ng MRI, mga PET scan, kung ano pa. Alam na nila kung ano mga area sa brain nang gagaling pag may nakita ka, nasa occipital lobe yan, pag narinig ka, may area din yan. Tapos alam nila, yung limbic region, yung medyo ugat na siya doon, mas malalim ang pinanggalingan. Tsaka yung amygdala. Yan yung values natin. Yung pinabalagan mo, from childhood on, sinasabihan mo na yung sarili mo na yan, mahalaga yan. When I am with my loved ones, joy yan. Kung may accomplishment ako, joy yan. Pag sinagot ako ng aking nililigawan, joy yan. So, sasabihin ng prefrontal cortex, itong dito sa harap. Tama. Kaya lang, yung prefrontal cortex, sabi ng mga scientist, binabato din yan lagi ang iyong sarili. Bukas kaya, may kakainin pa ako. Sa June kaya, second dose na ng aking AstraZeneca. Sa December kaya, mapakunahan na ng IATF yung 80% ng Pilipino para magkaroon ng herd immunity. Lagi nating binabato ang ating sarili. Kaya, hindi rin natin nai-enjoy yung kaligayahan natin eh. Pinakasalan mo na nga.
yung nilalang na akala mo magpapaligaya sa iyo. Kailang kakanta ka naman, gaya ni Carole King, "Tonight you're mine completely, but will you love me tomorrow?" Binabato na kaagad. Okay lang, minamahal niya ako ngayon, bukas kaya mamahalin pa niya ako kasi ang dami diyang nagtataksi. Yan ang katotohanan ng ating buhay. Binabato natin lagi ang ating sarili. Kaya yung prefrontal cortex natin, in the end, hindi na mga scientist ang nagsasabi nito. In the end, dahil sa kanyang laging pagbabato, binabato pa niya, pag namatay na kaya ako, may saya pa kaya? Alam ko kaya na nabubuhay pa ako? So in the end, sabi ng mga theologians na ngayon ang nagsasabi, from the data that these neuroscientists have given, in the end, you can only love what lasts forever. Katotohanan sa buhay. You can only love, and what can only give you are things that are eternal. Alam na rin natin yan. Ang dami mga kanta dyan. Sabi ng mga Ilunggo, lumalabay nga daw aso. Yung buhay daw natin, parang passing like smoke. Babato na naman. So, okay ako ngayon. Bukas, hindi kaya ako makubit. Hindi kaya babagsak yung aking negosyo. Mabuksan ko pa kaya yung aking tindahan na sinara simula anong lockdown. Katotohanan tungkol sa ating buhay. At sa gitna ng katotohanan yan, exile tayo. Valley of tears tayo. Pambihira lang yung tunay na joy na nagsasabi ang prefrontal cortex mo, your values have been fulfilled. Yung inaasam-asam mo, andyan na. Kaya lang, sandali lang yan. Sasabihin ka agad ng prefrontal cortex mo, hanggang kailan kaya yan. So hindi talaga complete ang joy mo. So in the context that we are living in the valley of tears, in the context that we are in exile, sinasabi ngayon, biglang bumulaga yung pangungusap ng Panginoon, your joy will be complete. Ang tindi. Kaya hindi naniniwala sa kanya mga Hudyo noon eh, panahon pa ni Jesus, dahil karpintero ka lang pagkatapos ang angas-angas mo magsabi na magiging ganap ang aming kaligayahan. So sa misang ito, let us analyze our situation. Yung human situation, yung kinalagyan natin ngayon. Kailan ako huling naging joy? Yung isang sandali na sasabihan mo, huwag ka muna umalis. Napakaganda mo eh. Bleibe doch, du bist so schön. Hindi ko makalimutan sa German. Kailan? Tapos lagi kang nangangarap. Sana matapos na ang COVID. Sana maka-travel na uli ako sa Singapore o kung saan-saan mo gusto. Sana makagraduate ako. Sana yung anak ko makatapos na rin ng kanyang pag-aaral. Sana mabayaran ko na yung aking mga utang. Tunay na buhay. Bumubalaga din sa ating kamalayan yung ating pag-aasam-asam, yung ating pag-aadhika. Lalim pa sa Tagalog yan eh. Pithaya, adhika, mithi, lunggati. Yun ang ating hinahanap. Joy. And in the end, naghanap tayo. Joy that will never end. Ayun pinapangako ng Panginoon. Kaya susugal ka. Kay Mephistopheles ka ba? Power, material possessions, beauty. Panandalian lang yung beauty kahit may Vicky Bello pang laki ang gasto mo. Hindi nagtatagal lahat yan. Kaya susugal ka.
He who follows me walks not in darkness. I will make your joy complete. Maghirap ka ngayon, sasabihin ng Panginoon. Papatayin pa nga yung iba sa inyo, sabi ng Panginoon. But I will make your joy complete. Pinapipili ka ngayon. Panandali ang kaligayahan sa mga bagay na iniaalay sa iyo ng mundo, this passing world, o susugal ka, susunod ka sa kanya ngayon, He will make your joy complete.